Hello, hello everyone! Welcome sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At ngayon, sa araw na ito, may kasama tayo na sasabay sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Kaya kunin nyo na rin ang inyong mga teacup at i-welcome natin si Brother Dante Chua. Hello! Ayan, sabay tayong uminom. Let us praise the Lord and give Him thanks. So Brother Dante, mag-hello ka naman sa ating mga lolos and lolas, titos and titas. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa mga nanonood ngayon. At Brother Dante, syempre, itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, talaga naman pinagpapawisan tayo ng todo-todo. Pero at least pag magkakasama tayo, hindi natin masyado itong nararamdaman. At para sa buwan ng June, marami tayong sineselebrate pag buwan ng June. So ang una nating isa-celebrate, syempre, Celebrating Fathers. Yan po ang serye na bubuuin natin ngayon for the month of June. At hayaan niyo po na basahin ko muna ang salita ng Diyos. Ito ay galing sa Proverbs chapter 4, A Father's Instruction. Hear, O sons, the instruction of a father, and give attention that you may gain understanding. For I give you sound teaching, do not abandon my instruction. When I was a son to my father, tender and the only son in the sight of my mother, then he taught me and said to me, Let your heart hold fast my words, keep my commandments and live. Acquire wisdom, acquire understanding. So, Brother Dante, napakaganda ng ating Word of God ngayon, ha? Yes. So, ito yung paraan natin to acquire wisdom and acquire understanding. Correct. Yes, always through the Word of God. Amen. Brother Dante, apelidong apelido pa lang, tsaka matang-mata pa lang ni Chinito. Alam na nating Chinese ito si Brother Dante. So, Brother Dante, paano ka ba naging Chinese talaga? 100% ba yan? Actually, 50-50. Father ko is a pure Chinese from China who came to the Philippines while he was still a young boy. At mother ko naman ay Pilipinang Pilipina. Kaya ang akin pong middle name ay Liwanag. Wow, ang ganda naman. Liwanag. Brother Dante, ang Chua ba may derivative ba yan? May meaning ba yan? Actually, it's a popular siyang family name sa mga Chinese dito sa Pilipinas. At Choi actually yan sa Chinese. Pero hindi yan ang talaga apelido ko. Ang apelido ko hindi Chua, kundi Chu. Meron niyang anecdote, no? Noon daw ang tatay ko ay tinatanong ano yung apelido, ay lolo ko pala, ay tinatanong kung ano yung apelido niya. Pagdating niya rito, sabi daw niya, Chua. Alam mo, yung mga Chinese merong I. Yes. Yan. Kaya, ay sinulat naman nung ano, Chua, sa halip na Chu, C-H-U talaga ang aking apelido. Ayun. So, maraming ganyang kwento, brother, no? Yes. Kaya nakakatuwa, si Brother Dante. May recollection siya ng kanyang kabataan, pati history ng kanyang apelido. Kasi di ba talaga nag-iiba-iba yan eh. May varied ano yung mga chua, iba-iba spelling nga yan kung tutuusin. Yes, so yung mother mo naman po, Pinay na Pinay. Pinay na may, Pinay. Ano ba yan? Taga Maynila? Tagalog ba siya? Kami ay from Tarlac. No? Tarlakenyo kami. Pati ang tatay ko lumaki din sa Tarlac at ang nanay ko ay talagang likas na tiga Tarlac, no? So yung Tarlac nyo ba, Brother Dante, ay Kapampangan? Di ba dalawa yung dialect doon? Yes, oo. Nasa Kapampangan side kami kasi nasa ano kami, central part ng Tarlac, capital city ng Tarlac. Kaya Kapampangan side yan. Yung other side is Ilocano side. So talaga may history talaga. Yeah. At talaga naman malay ko man taga-Tarlac si Brother Dante. No? Nakikisabay tayo, nakikiayon sa paglipas ng panahon. Pero Brother Dante, ano ba? You were brought, mas Chinese ka bang pinalaki? O mas Pinoy? O mas Tarlakenyo? Siguro, sasabihin ko na mas Pinoy ang pagpapalaki sa akin.
Pero I'm very proud of my Chinese heritage, no? Pinagmamalaki ko 'yan. Pagiging Pinoy ay dahil dito na ako lumaki, dito ako pinanganak, at talagang Pinoy naman ako. No doubt about that, no? Pero actually nagsimula kami as Chinese citizen. Pero naging Filipino citizen kami by virtue of law, no? Kaya yung tatay ko nga, ano yan eh, guerrilla yan sa Chinese ng tatay, Chinese citizen ng tatay ko. At guerrilla yan sa ano, sa Isabela, no? Siya ay nakipaglaban sa mga Hapon para sa ating bansa, Pilipinas. Wow, ang ganda naman ng kwento na yon. Let us praise the Lord. Give Him thanks. So kahit na yung citizenship niya ay hindi naging usapin. Ang mahalaga sa kanya, pinaglaban niya ang kalayaan ng bayang Pilipinas. Yes, oh, side by side with the Filipinos talaga. Yes, oh, oh. So marami siyang kwento pala dahil guerrilla, no? So may katapangan ng iyong tatay, Brother Dante. Siguro, pero... ang sa amin kasi pagkakakilala namin sa tatay namin, sa aming papa ay very silent person siya, no? Sa pamilya ay hindi siya masyado makwento, at katulad ng mga tatay na foreigners na nanggaling sa China nagpunta rito ay hindi ganyan ka-affectionate, hindi siya ganyan ka nagsishow ng pero he loves his family. Pero yun, siguro yun yung aspect na nung bata ako ay parang nagtatako bakit yung ibang mga Filipino fathers ng mga kaibigan ko ay very affectionate sila. Pero tatay ko parang hindi siya affectionate. Later on, naintindihan ko na siya ay maagang nawala ng ama, maagang namatay yung lolo ko, at yung nanay naman niya ay naiwan sa China at hindi na nakalabas nung mag-take over ang mga communists sa China. So he grew up perhaps with his brothers and sisters. Lumaki siya nakasama yung brothers and sisters na wala talagang mother model at walang father model masyado. Short time lang yung father model niya. So sa ganung sitwasyon, siyempre hindi rin siya magiging maboka, no? Hindi siya magiging expressive sa kanyang feeling, parang may takot mag-express, yes, ganoon. So alam mo, doktora, na pag ano ko rin, ha, naisip ko din, no, later on in life nung ako'y active na sa simbahan, na isip ko rin siguro yung dati parang may tampo ako sa tatay ko at hindi siya masyadong showy, hindi siya masyadong makwento. Pero alam mo, na isip ko rin si St. Joseph, di ba tahimik din siya? Yes, tahimik talaga. Oh, throughout his life, no? At least sa Bible, tahimik siya. Mm-hmm. But no doubt, St. Joseph was a very loving father. Kasi kung hindi ganun lalaki ang Panginoong Jesus kung he was not loving. So Brother Dante, ang nakukuha ko ngayon dito sa mga kwento mo ay yung pagiging ama, may kanya-kanyang level ng expression. Yeah. Pero laging may warmth. Mm-hmm. So, di ba, alam mo naman, pag nagluluto, di ba, tinitimpla mo eh, di ba? Parang mainit na mainit ba? Hindi masyadong mainit, mm-hmm, di ba? So, ganun din naman ang mga fathers natin. Yes. Maaring ang iba, hindi nga, ang term ni Brother Dante, hindi maboka. Pero loving sila. Yes. Iba lang yung paraan ng loving. Yes. At ang ganda, dahil na-recall mo, nakita mo, nadugtong-dugtong mo na, kaya pala. Kasi he was brought up sa ganung klase ng sitwasyon that he really had to be independent somehow, yes, and protective of his feelings. Yes. Kasi kung maaga ka nawalan ng lolo, yung mga tatay figure, mm-hmm, di ba? At yung mami nga dahil naiwan pa sa malayo. Mm-hmm. So sa'yo, paano mo naman yon ginamit as a guiding post? Actually, parang naiingit ako dati, nagtatampo ako, bakit ganun yung tatay ko? Bakit hindi siya katulad ng iba na niyayakap yung mga anak, kami hindi niya niyayakap. Pero he was a good provider. Pero yun nga, nung makita ko ito, nung magkaisip na ako, ang sabi ko,
Siguro Kako ay dahil nga sa kanyang nakaraan, no? Na wala siyang makukwentuhan kung hindi yung mga kapatid niya, wala siyang mapag-share ng kanyang pagmamahal. Yung mga kapatid naman niya may kanya-kanyang buhay na. So siguro ganun siya. Pero sabi ko, it's not a hindrance, hindi yun sagabal para magkaroon ng isang bagong pamilya, no? Isang bagong kaugalian sa pamilya. So nag-decide ako na darating ang panahon, i-break ko yung ganoong cycle. Ayun. So you were very conscious. Yes. Oo. Na yung ikaw affectionate ka siguro. Hindi rin masyadong affectionate. But at least you're trying. Yes. Kasi alam mo naman, pagiging affectionate, depende sa how you express the affection. No? Pero ang nangyari kasi is, I will not only be a provider, hindi lang ako magpo-provide para mabuhay yung pamilya ko, pero makikita ng pamilya ko na meron kaming unity at pagmamahal. At ito'y nakuha ko sa nanay ko. No? Isang habilin ng nanay ko ay, kayong magkakapatid, anim kaming buhay na magkakapatid hanggang ngayon, huwag na huwag kayong mag-aaway. Wow, yan ang number one rule. Yes, oo. Na bawal sa amin na mag-aaway. So, masaya ako kasi yung mga kapatid ko, akong panganay, tumatay yung panganay kasi yung ate ko ay namatay ng sanggol pa lang. Mm. So, panganay ako, pero nagsusuportahan kami magkakapatid. And that's an expression of love, no? Yung support sa kapatid, yung support sa pamilya ay may papas on natin do sa ating mga anak. And that's the way, one of the ways, many ways to express love of the family. So kailan may ganung rule kasi anim eh, no? Kasi kunyari kami sa kuya ko, hello, shout out sa kuya ko. Ganyan din ang rule ng mami ko. Pero parang nakakatawa kami kasi dadalawa lang kayong kapatid. So medyo one-sided yung rule. Ang rule sa amin, bawal ako lumaban sa kuya ko. Sa inyo, di ba, bawal mag-away-away. Oh, no? Dapat magmahal. Kasi anim kayo, oh, di ba? So ibig sabihin, ang mother niyo po, siguro siya naman yung nagbalanse, no? Kung yeah, very quiet si papa, si tatay, si mother mo naman yung medyo siya yung nakaka-explain talaga sa inyo, nakaka-remind. Yes. In religious terms, ay siya yung presence. Okay. No? Parang Corpus Christi yan, eh, di ba? Okay. Yung presence ni Jesus. Ang mother ko, ang presence sa pamilya. Kasi siya lagi namin kasama. Yung father ko naman, lagi nasa trabaho yan, eh. Uuwi lang yan pagkatapos ng trabaho, pagod na siya. Kasi ano siya eh, hindi naman siya executive, no? Kung hindi isang worker siya sa isang hardware store. So, siya ang nagbuo ng presence idea, yung para ma-imbibe namin yung presence, ay yung mother ko. Natatandaan ko, isang magandang karanasan ko with my mother ay kasama ko siyang naglalabas sa ilog, no? Kasama ko siyang may ilog talaga. Kasama ko siyang nagtitinda doon sa aming sari-sari store noon, no? Kasi yun ang bumuhay sa amin, sari-sari store. So, siya yung presence. Yung father ko, absent, silent, pero provider, that's how he express his love to the family. So ano pala, banal na pamilya ito. Kasi pang Corpus Christi ang mother, pang Holy Spirit naman ang father, di ba? Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Di ba? Hindi mo naririnig masyado pero na-empower ka. Oh, what a bright idea, doktora. Ngayon ko lang na-realize. Eh, kasi kahapon, kakatapos pa lamang ng ating Corpus Christi at ang inyong parokya ang nanguna dyan. Yeah. Tama po ba? Oh. So talagang alam ho ninyo, napakahalaga ho nung sinabi nga ni Brother Dante, presence, di ba? Presence in the sense na tayo mismo, minsan magkakasama tayo but we are not present to each other. Minsan andyan lang, katabi mo lang, pero hindi kayo present sa isa't isa. Minsan nag-iingayan na nga, nag-iingay, pero hindi pa rin present kasi parang walang dumaan na salita, hangin lang na dumaan. No. Pero at least ang ganda nung karanasan ninyo at nakakatuwa ho, ang lolos and lolas natin sigurado, binabalikan din yung panahon naglalabas sa ilog. Kasi noon pwede pa tayo maglabas sa ilog, ngayon hindi na pwede magtampisaw sa ilog. Wala. So ang happy naman ng
iyong childhood memories. Oh, yeah. Tapos di bata ka pa, negosyante ka na. Kasi kung ang tindahan ang bumuhay sa inyo, so natuto ka na maging people-oriented, Brother Dante. Oh, yun siguro ang maganda sa experience ko. Kasi kahit nung bata pa ako, ay talagang person-oriented na ako. Ang experience ko kasi is makipagkaibigan. Kasi parang yun ang naging mission ko sa buhay, no? Kung ang father ko ay tahimik, that means he must be a peaceful person. So ang naging mission ko sa buhay ay maging peacemaker. Wow. No? Ang maganda sa pagiging peacemaker, doktora, is siguro fruits of being a peacemaker is kailangan matuto akong magpatawad. That's the very first condition of a man who is propagating peace. Maging compassionate, maging mapagbigay ng space sa iba. Hindi madali ito kasi hanggang ngayon struggle ko pa yan. Sa edad kong ito, struggle ko pa rin yun. Ano? Pero ang ganda yun, Brother Dante, kasi mga lolos and lolas natin, parang minsan isip nila, privilege na nila maging reactionary sa mga pangyayari sa buhay. Kasi pagka senior citizen na, sasabihin, oy, senior na ako, ngayon pa ba ako magpipigin? Di ba yung ganun ba? Yung gusto na nila sabi na talaga lahat. Pero now you're telling me, it's a struggle. Work on it. Yeah, yung importante yata to work on, unang importante is to determine yung mission natin. Anong mission ko sa buhay? Maring hindi ako mayaman, pero meron akong mission na itinalaga ang Panginoon sa akin. Kaya siguro dinala ko ng Panginoon dito para sa mission ko. Kaya pangalawa is, kailangan makita natin na sa mission natin ay hindi madali. Lahat ng mission ay hindi madali. Lahat ng mission ay merong struggle, may paghihirap, pero meron ding resurrection, may liberation sa mission. Kasi ang tingin natin sa man of peace ay taong duwag, no? Hindi hindi ganyan-ganyan na, hindi nakikipaglaban kasi, no? Pero actually ang struggle ng isang man of peace is paano niya mamimaintain yung kanyang pagiging peaceful in spite of the yung ginagawa sa akin na yung mga nangyayari sa paligid ko, paano ko mamimaintain yung pagiging man of peace? Malaking struggle yon kasi maraming hamon sa ating panahon ngayon, no? So, kahit sa relationship, maraming hamon yan. Sa bawat step ng buhay natin, may hamon talaga na ganun. Yes, kasi kunyari, ikaw mabait, pero yung mga tao, hindi naman automatic mabait sa'yo. Correct. So, di ba, kahit maayos ang pakikitungo mo, pero minsan hindi ka excuse. May mga tao pa rin na makakasaling sa pagkatao mo. Correct. Or naapektuhan tayo kasi may nangyayari sa paligid natin. Minsan sabi mo, parang hindi na tama. Di ba? And you feel uncomfortable, yes, di ba? Pero a man of peace would know paano mag-intervene, paano i-handle yung situation. At Brother Dante, ang problema ng kultura natin ngayon ay gaslighting. Mm-hmm. Di ba? Imbis na pahupain ang apoy, sinisilaban. So ano ba ang take natin dyan? Well, kasi ang tingin ko sa pagiging man of peace ay hindi naman lahat ay hindi napakikinggan. Kaya kung minsan sinasabi ni pinupuna ako kung minsan, no, pag may election, lagi akong masyado daw akong active sa... Mainit daw ako pag may election. Kasi kailangan nating makita yung right and wrong. Hindi lang sa election, in every situation. So, pero kailangan na... Ang basihan natin ng pagiging man of peace ay yung buhay ng Panginoong Jesus. Hindi gaslighting 'yon yung buhay niya, no? Kung hindi talagang pinapayapa niya, pero hindi siya tumatahimik pag mayroong mali. So, ang mali ay ang pagkikritisize sa mali ay hindi gaslighting. Kung hindi ito ay pagtatama sa isang sitwasyon na kailangang itama. Pero paano natin malalaman kung tama o mali? Baka naman perception ko ay mali, pero sa totoo lang 'yun ay tama. I think that's a fruit of continuous reflection, continuous yung being a person, a man of person na nakikipag-usap, makukuha mo yung mga nuggets of wisdom sa iba. Prayer is very important.
para ma-distill at makuha natin kung ano yun, kung tama ba ang perception ko o mali ang perception ko. Ganon din siguro sa pagpapalaki ng pamilya, doktora. So, no? Brother Dante, you must be a man of peace. At least you're trying to be trying one. Pero, kumusta ka as a kuya? Ikaw ba ay very peaceful as a kuya? Ikaw ba yung peacemaker? Siyempre, mga bata kayo noon, di ba? Habang lumalaki yan, may iba-ibang personality yan eh. Pero then, ikaw ang kuya, ikaw ang in command. So, how do you deal with them? Or how did you deal with them? First is, we take into heart yung sinabi ng nanay ko na huwag kayong mag-aaway. No? Bilang kuya, kung minsan meron ka kailangan itama, pero hindi mo kailangang daanin sa galit. Yung pagpapalaki ng pamilya kasi ay hindi yung galit eh. Kuminsan, kailangan magalit kuminsan kasi kuminsan eh yung perception, yung ginagawa ay parang kontra dun sa sinasabi. Mm-hmm. Pero hindi naman yung puntos na mag-aaway kung hindi may dialogue pa rin. No? Bilang kuya, kailangan isabalikat ko yung responsibilidad na dalhin yung anim ko pang kapatid kasi siyempre hindi naman kami mayaman, so ang kailangan ay dalhin ko yung mga kapatid ko para sila rin ay makita nila yung value ng aking ginagawa. Halimbawa, anim kami magkakapatid at hindi naman kami mayaman, kailangan namin mag-struggle. I have to work. Ako'y isang working student, no? Habang ako'y nagtatrabaho, ako'y nag-aaral. At suporta sa kanila, no? Mga kapatid ko, yung first three ay naging working student para suportahan ang isa't isa. Wow. At makatapos sila sa ganda kanilang naman. Pag-aaral. Teamwork kayo, teamwork talaga. Kaya yun yung siguro yung pagiging kuya, yun yung dala-dala ko na hindi kami, sisiguraduhin ko na hindi kami mag-aaway, pero sisiguraduhin ko rin na makaka-experience kami ng konting kaalwanan sa pamilya, sa buhay, no? Yan siguro naman yung So, Brother Dante, kanina sinasabi mo yung mission. Mm-hmm. Gaano ka kabata nung na-identify mo na may mission ka nga talaga sa buhay? Magandang question yan. Gaano ko kabata? Siguro nasa high school ako noon. Meron akong experience kasi na witness ko sa ibang pamilya yung pag-aaway-aaway. Sabi ko ay kung ang away ay tatutugunan ng another away, wala mangyayari. Kailangan matuto akong mag-retreat kapag merong away. So nung high school ako ganun yung parang ganun yung naging perception ko sa buhay. No? Kailangan kong unawain lagi kung ano yung nangyayari sa buhay ko at sa paligid ko. Kaya matagal na yon, high school yon, that I have to nurture. Pero yon, ang ano ko lang, masasabi ko lang is kahit sa aming magkakapatid, hindi kami talaga nagkaroon ng pag-aaway. Kung hindi, ang spirit namin magkakapatid ay suportahan ang isa't isa. Kutala, akong panganay, pero actually, siguro ako yung pinakamahirap sa aming pamilya. Yung mga kapatid ko, nung sila naman ay maging makatapos sila, sila naman ang sumuporta sa tumulong sa akin upang, para sa aking ano. Ganda naman. So, ang mahalaga yata sa magkakapatid ang may tanim, ang buto ng pagmamalasakit sa isa't isa. At aapaw ito at mahahawa pati yung hindi kapamilya. Ang ganda. So, lolos and lolas, no, sana kinapupulutan natin ito. Nagsimula lang ang lahat dun sa pangaral ng ina. Diba? Sa iyo, magkakapatid, bawal mag-away-away, diba? At tingnan nyo, fast forward tayo. Ngayon, ano na ang nangyari? Nang maging successful lang lahat, nagtulungan. Para naman ang bawat isa talagang umangat din naman sa kanilang kinalalagyan. So, ang ganda, no? Yung tulungan talaga at naitatanim talaga yung pagmamahal. Kaya nakakatuwa ho,
huwag kalimutan, may misyon. So lolos and lolas, kahit matatanda na, titos and titas, hindi pa ho tapos ang misyon. Di ba? Lagi naman natin sinasabi yan. Pagka may nagkukwento, Brother Dante, pangalawang buhay na daw. Siguro pagpapatuloy pa ang misyon. So dapat ang misyon ay hindi inilalagay sa isang tabi kung hindi ito lagi ang magpapatuloy sa ating buhay. Brother Dante, paano ka naman napunta sa career mo? Yung iyong piniling profession. Ah. Sino naman ang may malaking impluwensya dyan? Siguro, unang tanong dapat ay sa akin, ha, sa tingin ko ay ang tanong ay ano ang naging impluwensya? Okay. Kasi ano? Unang-una hindi person, kung hindi kalagayan namin sa buhay. No? Kasi yun nga, we had to struggle sa aming nung nag-aaral kami. Marami kami magkakapatid, kailangan pati lahat na resources ng tatay at nanay dapat nandoon doon sa magkakapatid. No? So yung sitwasyon na yun, sabi ko, nung nasa high school na ako, sabi ko, ayaw ko maranasan ito ng anak ko. No, ayaw ko maranasan ng mga kapatid ko rin. Ayaw ko maranasan. So Brother Dante, napaka-visionary mo, ha? High school ka pala. Pero yung pananaw mo, yung hindi mo to pararana sa lahi na bubuuin mo, grabe naman, ang layo ng foresight mo talaga. At ano ba yung kurso na pinili mo na sa tingin mo ay makakapagpalaya sa'yo sa ganyang sitwasyon? Okay. Basta sabi ko lang noon, ang mahalaga ay makatapos kaming lahat ng pag-aaral. No? Wala akong specific kurso na hinangad, pero bigla na lang bakit ako napunta sa engineering. nagtry akong mag entrance examination at unang-unang entrance examination sa Mapua ay nakapasa naman ako. Ganyan. So hindi na ako nagtry sa iba. Mm-mm. Sabi ko, sige, dito na ako, engineering na lang ako. So nakakatawa naman ito si Brother Dante. Oh. Ang hirap-hirap pumasok na engineering, pero sa kanya, dito na lang ako kasi pumasa na ako. Eh. One take pa lang, sige na nga, engineering na lang. At saka isa pa, malapit ang Mapua doon sa trabaho ko. Ah, so lalakad okay. na ako mula sa... So tama nga, yung sitwasyon given. Oo. So lalakad na ako mula Santa Cruz patungo sa Intramuros, Santa Cruz. So yun lang. So... very convenient para sa akin. At fortunately naman, ang Mapua was designed for working students. Mm. Puro karamihan sa kanila ay maraming mga magagaling na professor doon ay sa gabi nagtuturo kasi nagtatrabaho sila sa araw sa gobyerno, DPWH, yung mga... So, kaya magagaling sila sa kanilang career, sa kanilang profession. So, yun. Ganun na nangyari. Naging civil engineer ako, naging sanitary engineer, pero hindi ako masyado nag-practice. Kasi yung trabaho ko, pinagpatuloy ko. Okay. Yung sa selling, sa sales, yung pinagpatuloy ko. Di na ako lumipat ng ibang kumpanya. Wow. Kumbaga, nagkaugat ako doon sa kumpanya. Ang galing kumpanya. Naman. So mula noon hanggang ngayon, yes. Nandyan ka pa rin sa yes. kumpanya na yan. Oo. So kasama ka na sa pillar ng kumpanya na yan. Sana. Di ba? Kasi kung nasa ilang taon po yan, nasa 30 years? 50 years. Wow, 50. Let us praise the Lord. So kailangan papurihan ng mga taong katulad mo kasi kung nagsimula ka doon sa kumpanya na yon na working student, tama ba? Yes. Tapos hindi ka pa rin umalis kahit na umangat na yung buhay mo, may credentials ka na, but you stayed on. Yes. So alam nyo, mga lolos and lolas, marami rin ho sa inyo may ganyang kwento. Yung loyalty, yung sense of loyalty at yung sense of gratitude na kasama tayo, hindi lang para umunlad yung sarili natin, pero nakita nyo rin, growing kasi yung kumpanya. Mm. And you are a part of that growth. Yeah. Kaya ngayon naman na nag-project ka daw eh, Brother Dante. Sabi mo, pagka magre-retire ka na, as early as 45, may projection ka na rin. Pwede mo ba i-share yun sa lolos and lolas natin? Yung sa ministry ko sa simbahan, ang projection ko at an early age, kailangan i-ready ko na yung sarili ko for dun sa time na wala na akong, parang wala na akong gagawin na sa simbahan. Ayaw kong gamitin yung wala silbi eh.
habang buhay tayo, meron tayo silbi. No? Hopefully, ganun ang tingin sa atin ng mga tao na kahit matanda ka na, meron ka pa rin magagawa. Pero at the same time, hindi ko kailangang yakapin yung ginagawa, yung ministry ko sa simbahan na parang akin. Yun yung importante yata. So, ang aking attitude ay palaging merong matututo mula sa akin. Yung iba kasi ay parang takot sila na turuan yung iba kasi darating ang araw, ito yung papalit sa akin eh. Ganun ang attitude. Kaya takot silang ituro lahat ng technique. Pero ako eh, darating ang araw, mawawala ako sa mundong ito. Kailangan merong magmana nung kaalaman para may magpapatuloy lahat ng itinanim natin. So, lolos and lolas, tumawid tayo dun sa retirement, ano? Pero marami pa tayong gustong malaman kay Brother Dante. Ang love life niya, hindi ko pa natatanong yan. Hindi pa ako nakapagmamarites, di ba? Pero abangan mo ninyo, aanyayahan muli natin si Brother Dante para sa susunod na Lunes, ay talagang matalakay pa natin. Paano ba yung paghahanda na yan sa ating pagyakap, sa ating pagkatanda, hindi lang sa negosyo, hindi lang sa trabaho, even in our own ministry, at mismo sa ating ding pamilya. So, Brother Dante, kami ba'y sasamahan mo muli sa darating na Lunes? Sana po. Kasi marami pa tayong pagkukwentuhan, no, Brother Dante? But for now, we continue to celebrate fathers. At unang Lunes pa lamang ito ng ating paghahanda. At sabi nga, ay marami pa tayong kaalaman na matututunan at pagtuklas ng patuloy na pagmimisyon. So ngayon sa ating pagtatapos, hayaan nating i-lead tayo ni Brother Dante sa ating panalangin. Sabay-sabay po tayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. A prayer for Christian fathers. Heavenly Father, you entrusted your Son Jesus, the child of Mary, to the care of Joseph, an earthly father. Bless all fathers as they care for their families. Give them strength and wisdom, tenderness and patience. Support them in the work that they have to do, protecting those who look to them as we look to you for love and salvation through Jesus Christ, our Rock and Defender. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, hindi po dito nagtatapos ang lahat. Magkita-kita pa rin po tayo sa susunod na Lunes. Huwag kayong mawawala. Ang 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors. At muling magbabalik si Brother Dante Chua. Bye!